Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon nga po ay mayroong isang sama ng panahon na nabuo nga po dyan sa southeastern part ng Mindanao. Gaya po na ninyong nakikita at tinawag po itong Invest 92W ng Joint Typhoon Warning Center. At sa ngayon po ay nasa layo ng around 1,500 kilometers southeast ng Sarangani. At base po dito si pinapakita ng weather model na ating ginagamit ay posibleng papasok po dito sa ating area of responsibility sa mga susunod na araw. At ang development po nito ang ating babantayan at ang susunod po na bagyo na mabubuo dito po sa loob ng ating area of responsibility ay tatawagin po sa local name na Bagyong Rosal. At ito naman po pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, mayroon nga po tayong ITCJ sa southeastern part ng Mindanao at nakapalo po dyan ang LPA na atin pong binabantayan. At mayroon pa rin pong amihan dito po sa northern part ng Northern Luzon at ang shear line naman po ay nandyan sa northeastern part ng Cagayan. At easterlies pa rin ang patuloy po na umiihip sa silangang bahagi po ng ating bansa. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw, dahil nakatutok nga po ang shear line dito po sa may Cagayan, ay asahan pa rin po natin ang mga pulo-pulo na mapag-uulan. At posible po ang may kalakasan na mapag-uulan sa ilang bahagi nga po ng Cagayan. At may mga isolated rains rin po sa ilang bahagi ng Sulu Archipelago. At sa malaking bahagi po ng ating bansa ay generally na maayos naman pong lagay ng panahon. At mamaya po ay sisikat din ang araw sa malaking bahagi, mainit at maalinsangan po ang panahon. Pero dulot po ng shear line ay makulimlim pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan ang patuloy po natin na mararanasan dito nga po sa Cagayan at posible ang may kalakasan lalo na po dyan sa may Gonzaga, Santa Ana, ilang bahagi po ng Apari, Abulog, Batanes and nearby areas. At mamayang hapon ay nananatili pa rin po na maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa, maliban pa rin po sa mga tsansa ng mga pulo-pulo na mga pag-uulan dito pa rin po sa may Cagayan, ilang bahagi ng Apayao at Cordillera. Kaya labas po tayo sa ating mga tahanan ay waliin po natin ang magdala ng kahit anong pananggap po natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, dulot nga po ng amihan ay may kataasan po mga alon sa seaboard po ng Batanes, Mabuyan Group of Islands, Cagayan at Ilocos Norte na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 3.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang pumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!